At narito na naman tayo sa ating channel, gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin, medyo hard ang ating gagawing reaction video, ano? Kasi napanood natin yung live ni Kuya Bal Santos Matubang. At marami ang nagturuan dito, mga kaibigan. At marami ang parang naguhugas kamay sa mga nangyayari. Pero bago natin puntahan ang video niyan, shout out muna sa ating mga viewers, ganon din kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Brab, and Ate Edna. At sana po suportahan natin ang kanilang mga YouTube channel. At ganon din po dito kay Gisa Bicolana at TV Considerate and Sugar Cane Channel. Ano, sana po suportahan natin kay Narain Entertainment, yung ating mga kapo OFW na talagang tumutulong sa programa ng Kalingap. Mabuhay po kayong lahat, mga kaibigan. So dumako tayo, mga kaibigan, doon kasi nga ang naging pamagat doon ni Kuya Bal Santos Matubang, bawal ang makasarili dito sa Kalingap. Kasi ang gusto nga ni Kuya Bal Santos Matubang ay yung matulungan yung maliliit na channel. Ngayon, mga kaibigan, meron akong mga naririnig at meron akong nababasa sa mga comment na si ganito ganoon ang mga tao na yun ang hindi nagsusuport na naga. Huwag tayong magturuan, mga kaibigan, huwag tayong magturuan kasi yan po ang magiging simula ng hindi natin pagkakaunawaan. Ano? Huwag tayong magturuan kasi napakapangit na ganon. Alam naman natin sa ating sarili kung ano ang ating pagkukulang. Ano? Kasi isipin ninyo, mga kaibigan, nung dating ako ay maliit ang channel, halimbawa na lang po yung sarili ko, lagi ako sa isang tao na yun. Nung ako ay makilala at lumaki ang channel ko, hindi ko na sila nakilala. As in, nagbago ka na. Isa ka na sa nagbago. Di ba? Yung dating ikaw ay doon nangingisda at doon ka nakikipagdikitan, mga kaibigan, nung lumaki ang channel mo, hindi mo na siya makilala at hindi mo na rin siya napuntahan. Nagbago ka na, mga kaibigan. Kaya sinasabi ko nga sa atin, mga kaibigan, sa ating lahat, huwag tayong magturuan kasi alam natin sa ating sarili yung mga sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang ay hindi para sa kanya, kung hindi sa ating lahat, mga kaibigan. Tama naman, noong mga panahon, kalakasan ng Bal Santos Matubang, shout out Kuya Bal, pa-shout out naman kahit isa. Nang mahina na ang views ni Kuya Bal Santos Matubang, wala nang sumama at wala nang magpa-shoutout kay Kuya Bal Santos Matubang. Kung nagtutulungan talaga, at yan naman talaga ang gusto ni Kuya, na maghilahan tayo pataas, ay yung mga maliliit ang channel at alam pa natin walang kita, dapat sila yung pauunahin na mag-upload ng mga video. Pero wala naman ako nakikita na ganun. Basta unay-una sila. Ano? Yun. Nagiging makasarili na tayo nun. Hindi lang yung tao yun, hindi lang yung kabilang tao, kung hindi parehas tayo. O, diba? Kaya mas maganda, mga kaibigan, narinig na rin naman natin kay Kuya Bal Santos Matubang na itinaya niya ang kanyang channel para sa ating lahat. Ngayon, kung may nakikita kayo na tao na ganun, mag-adjust tayo at huwag na natin ituro at alam ng mga viewers kung sino talaga yung mga tao na hindi talaga nagsishare sa Kalingap. Ano? Yan ang katotohanan. Ako, 100% believe ako dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Matagal lang maraming nagsasabi noon pa mang i-start na magtayo siya ng Kalingap, ng mga Kalinga partner, na hihina ang kanyang channel. Pero ang sabi ni Kuya Bal, wala akong pakialam. Ang mahalaga, makatulong ako at matulungan ko yung mga taong gusto din tumulong sa ating kapwa Pilipino. Pero ang nangyayari kasi, mga kaibigan, yung mayaman yung kanyang tinutulungan, at Bal Santos Matubang pa rin ang tunay na legendary na tumutulong sa ating kapwa Pilipino. Diba? Totoo. Real talk lang ito, mga kaibigan. Real talk lang. At kasama naman ako dito. Huwag niyo sabihin na hindi kayo lang yung napapatamaan dito. Kasama din ako. Diba? Kasama din ako. Huwag kayong ano dyan. Baka sabihin ninyong, oy, Berador, ganito ganito. Kasama nga ako eh. Tayo ang iminag-uusapan natin dito. Hindi lang kayo. Ako.
kasama. Kaya panoorin ninyo mga kaibigan para mas malinaw na marinig natin kay Kuya Bal Santos Matubang ang kanyang mga sinabi. Para sa ganon, maging fair naman tayo at huwag tayong maging parang sabon na nakakatanggal ng linis, na napakalinis. Isipin natin, meron din tayong pagkakamali. Maging fair tayo sa ating sarili. Kasi pag hindi natin tinanggap ang ating pagkakamali, hanggang sa ma-stress ka lang. Ma-stress ka lang at masaktan ang masaktan. So tara, panoorin natin ito mga kaibigan. Dapat mga kaibigan, ibahagi mo ang kasikatan mo sa ibang vlogger, Kalinga Partners. Magpa-interview. Magpalibre. Ganyan yan mga kaibigan. Ako nga po eh. Yung channel ko po, binuhos ko sa lahat. Oh, binuhos ko sa lahat. Ngayon, paglaos ka na, o ilaos ka na Kuya Man. Ang mahalaga po, ha? Yung taong natulungan mo, naging bida ngayon. Naging bida ngayon. Ganyan po ang prinsipyo ng Team Kalingap. Walang puwang sa Kalingap ang makasarili. Lahat ng bita po, hukayin ta. Kasi po ang magiging bida, hindi sa lahat ng panahon. Lalaos din kayo. Lalaos din tayo. Huwag kang mag-vlog isang buwan. Walang upload isang buwan. Hihina ang channel mo. 1 month lang walang upload. Yan nga si ano eh, no? Masikat na Kalingaw, kalisikat na charity vlogger eh. Dati ang upload video niya, pagka nag-upload, million ang nanonood. Ngayon po, nag-absent. Isang taong absent, walang upload, bumalik sa kanyang channel, wala na pong nanonood sa kanya. Hindi na sikat at hindi na siya bida. Ganyan po sa larangan ng YouTube. Hanggat bida kayo, hanggat sikat kayo, share your blessings to everyone. Ibahagi mo ang iyong pagiging sikat. Huwag mong itago. Like Kalinga Prab at Val Santos Matubang. Naharap po kayo kung saan yung mga sikat dito. Si Bobby TV, sikat, wala na. Nasaan yung mga sikat dito mga Kalinga? Naharap po, nasaan na kayo? At para ma-interview natin, gusto ko ma-interview ko eh. Ang galing mo naman, sikat na sikat ka ngayon. Mabuti mo si Roy Luke Malalag doon sa Pinarusulsugun. Diba? Nag-live siya kasama si Kalingap Gilbert. Itong tuwa si Kalingap Gilbert, dumami ang subscriber, tumaas ang views. Ganun dapat tayo. Ibahagi sa iba ang pagiging sikat mo. Huwag mong itago. Huwag kang makasarili. Sabi ko kina, ano, kina Easter Rocks. Ano po? I-vlog nyo si, ano? Roy Luke Malalag hanggat yan ay bida pa. Pag nalaos yan, wala ka nang i-vlog dyan. Narinig ninyo kay Kuya Bal Santos Matubang mismo ang sinasabi na bawal ang maramot dito. Kasi nga mga kaibigan, umpisa-umpisa pa lang tinuturuan tayo ng isang Bal Santos Matubang at ni Kalinga Prab na magsama-sama tayong umangat. Isama natin yung mga taong gusto talagang makatulong. Ibig sabihin, akayin natin ang bawat isa sa atin na umangat. Hindi lang ikaw o hindi lang yung ibang tao. Magsama-sama tayong umangat para sa ganon, mas marami ang matulungan ng Kalingap. Yan ang talagang kagustuhan ni Kuya Bal. Kasi nakikita natin naman mga kababayan. Ano? Sa panahon ngayon, nagtayo si Kuya Bal ng landing pan na talagang walang kapaypahinga ang isang Bal Santos Matubang. Walang kapaypahinga. Alam mo, katulad na lang nung unang itinayo ang landing pad ng Gumaka. Ilan ang nag-i-scout sa Gumaka? Ang daming nag-i-scout sa Gumaka. Lahat ay Bal Santos Matubang ang tumutulong dyan mga kaibigan. Kasi hindi pa kaya nung mga nasa landing pad yung mga taong tinutulungan nila. Pampigas-bigas lang yung kaya nila. Kasi wala pa silang mga sahod sa YouTube.
Eh, ano pa naman nga naman mga kaibigan kung may mga sahod na sila sa YouTube at lumaki. So, sana sila ang naalalayan. Ano? Kita ninyo mga kaibigan, nung ako ay napunta dyan sa Gumaka, ano? Kapag meron akong pantulong sa halip na ako ang mag-vlog, kasi sinasabi nila sa akin, i-vlog mo naman ito, Birano, para sa ganun ay matulungan ang taong ito. I-vlog ninyo at ako ang magbibigay. Walang problema sa akin. Kasi mas kailangan nila ng tulong, kasi sila yung mga charity vlogger. Sila talaga yung active na magiging charity vlogger. Ano? Sila. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, nang ako ay mapunta ng diet, mapunta ako ng Gumaka, nakasama si Kuya Bal Santos Matubang, ako ay parang ayoko nang maging isang reactor, pero wala naman tayong magagawa. Ito na yung magiging content natin habang nandito tayo sa ibang bansa. So, balik tayo sa pagiging reactor. At siguro kung talagang uuwi na tayo ng Pilipinas, eh, magiging isang charity vlogger na rin ako. Kasi iniidolo ko or hinahangaan ko ang ginagawang pagtulong ng mga matubang. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. God bless and goodbye. Basta't ang mahalaga, huwag tayong magturuan. Bye!